back to my channel. This is Pauline. Today it's Monday, guys, at September 26. So kain muna tayo, guys, ng aking breakfast. Time check, it's already 10 o'clock in the morning. So nagpabili ako ng typical na tamis na merong sausawan. Pakita ko sa inyo kung anong itsura. So mga hindi nakakaalam, sorry, nagbabakil. Kung hindi, yung mga hindi ho nakakaalam nitong pagkain nito, napakasarap, guys. At saka masyadong affordable. Ito ho siya, guys. Guys, na sinasabi ko sa inyong tamis, pero hindi ko yan kaya kainin. Dalawa kami dyan kakain. So ayan yung sausawan nila. Tawag nila dyan, guys, padas. Pagkain to ng mga Pakistan. Pero ang sarap, guys, grabe. Mura pa, mabubusog ka, halagang 5 riyal, imagine mo. Makakashare ka ng 3 o 4 na tao. Yan mo yung tinapay nila. Ganyan ang itsura. So, kain tayo, guys, at makita nyo kung gaano kasarap ito. Ito ang gusto kong kainin, eh. Yung iba kasi ayaw nila. Eh, masarap, eh. Pakistan na... Correct me if I'm wrong, guys, ha. Alam, ang pagkakaalam ko sa Pakistan to. Simula. Ito ho yung bread na niluluto nila sa malaking bato. Alam nyo yung typical na malaking bato. Pagkatapos ho yun, pag mainit na, iaangat nila. Hinahati-hati nila. Malaki ho yung bilog yan, eh. So hinati na para madaling magkasya sa lalagyan. So kain tayo, guys. Yan, kain tayo, guys. Ito, nag-gloves ako kasi malinis to, guys, ha. Kasi yung sausawan nangangamoy. So ito ho siya. Ito ho yung tinapay na tamis. Malaki ho siya, bilog. So ganito ho ang pagkain yan. Sinasausaw sa pool. Ito ho yung sausawan na pinakita ko sa inyo kanina. Gawa ho to sa beans. Ayan po siya. Beans ho. Beans. Tapos ho, dinikdik nila. Eh hindi naman ako kumakain na sili at saka luya. Sili at saka sibuyas. Meron nung siyang konting lemon. So, para hindi. Yan dito, guys. Hey! Sarap. Diba? Ang sabi ko lang sa inyo, mag-gloves kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung amoy dumidikit sa kamay. Dumidikit sa kamay. Kaya ganun-ganun. Ganyan ang pagkain. Nandito ho ako sa ano namin. Patawag namin kitchen. Kasi pag kumain ka sa labas, mangangamoy sa buong labas. Ngayon, guys. Sarap. May iba-ibang spicy nilalagay sila. Pero masarap. May mga, alam niyo yung kanina pinakita ko sa inyo. May mga dahon-dahon silang nilalagay. Alam niyo, guys, ang haba ng pila niyan. Ang aga-aga, sa dumukmok ang pila. Kasi madaming bumibili. Bukod sa very affordable, masarap pa. Iba-iba ko kasi klaseng sausawan yan, guys. Eh. Iba-ibang sausawan. So, pinipili ko itong sausawan na to. Hindi masyado matapang. Kaya ganyan. Tignan ito, guys, oh. Kung pagkain na to, guys, makakain ng 3 tao. Kung hindi malakas kumain yung kasama mo. Mm-hmm.
It is delicious, guys. Gano nga, sa ganitong sinapay, mabubusog ka na niyan. Hmm? Wait guys ha. Yan. Ito na naman. So tapos ito guys. Tawag doon. Ano lang. Mag-coffee ka na lang. Tapos na. Sold. Dati hindi ako makain ito guys. Noong natikman ko, ang sarap-sarap pala. Kaya nag-enjoy ako. Alam nyo guys, kasama ko kumakain dito yung cleaner namin. Hindi kasi ako maarte kahit na cleaner siya. Kasama ko kumakain yun. Gops! Okay? Go, sa? Alam nyo guys, sorry to say ah, mas masarap kasama. Kasi tatagal ko na sa Saudi Arabia guys eh. Mas masarap kasama ang ibang lahi. Totoo, hindi naman nila lahat yung mga ibang Pilipina kasama sa trabaho, no? Pero yung mga ibang lahi ng kagaya nila, mas masarap kasama. Totoo. Kasi kung hindi sila nakikialam sa buhay mo, wala, trabaho lang. Hindi gaya ng iba, na hindi ko nila lahat guys ha, hindi gaya ng iba, nagmamarites yung mga kalahi natin. Halas? Hmm, halam. Bala na nga. Hmm? Bala na nga. Cleaner namin yun. Tapos ito, iinuman mo lang ng juice o kaya coffee kasi nung coffee na ako kanina umaga. Ganito buhay ka na eh. Alam mo guys, yung pagkain na to, kinakain ng mga Pakistan, umaga, tanghali, gabi, pero hindi sila nagsasawa. Alam mo, hindi sila malalaki, maliliit lang katawan nila. Pag niluluto to, di ba sabi ko nga sa inyo, sa batong malaki. Nakalubog, nakaganon yun. Tapos, pag naluto, angatin nila. Yung bato parang nasa oven. Diba? Yung wala kami dito kasi malambot. Malambot siya.
Tapos ma'am, back to work again. Ganun lang guys. Busog na naman. Diba? Kaya yan, sabi ko na sa inyo. Nakaraos na naman ang breakfast. See you later guys. Marami pa akong kikwento sa inyo. Bye, see you later. Bye bye. Hi guys, welcome back. Dito na naman ako. So kanina natapos yung aking breakfast. Ngayon naman ho, it's already late. Supposed to be nasa room na ako. Eh kaso, nag-iintay ako ng kapalit ko. Hindi naman ako pwedeng umalis ng walang kapalit. Eh meron akong kasama. Lumayas agad-agad. Alam mo yun, parang atat na atat umuwi. Eh syempre, wala akong magawa. Intayin ko yung mga kapalit. Hindi ako pwedeng umalis. Basta-basta kahit na ano yun guys, kahit na tapos na yung oras mo, kailangan mo talagang umalis. Alam niyo naman yung professionalism, di ba? Yun ang totoo. Yun ang dapat. So, ito na nga, nag-iintay kahit gutom na ng aking, di ba, nakaluto na naman ako guys eh. Iinit ko na lang yung aking lunch. Ganun talaga eh. Yeah, minsan kasi guys, sa trabaho, hindi natin talaga maalis yung mga taong nanlalaman. Madami, madami. Kaya ako sa inyo, mga taong mahilig man lamang ng kapwa, tanggalin nyo na yan. Kasi, lalo sa trabaho, kayo sisingilin yan balang araw. Yun lang masasabi ko. Eh, yun. Ngayon, it's Monday. Ilang araw na lang na naman. Magbabakasyon na naman. Pero siguro sa Friday, lalabas ako. Lalabas ako ng maga, may pupuntahan kami. Sabi nila, lalabas daw. So, pag sinundo nila ako, pasyal kami. So, one time, isasama ko kayo guys sa mga OFW rito na alam niyo yun. Next time ha, sasama ko kayo sa inyo. Ipakikita ko sa inyo yung mga OFW na alam niyo yun, ayaw umuwi pero nag-i-stay pa rin dito para sa pamilya nila. Yung mga wala ng papeles, eh, meron akong nakag-usap eh, na convince ko. Hindi ko naman ipakikita yung face niya eh. So, sa paliwanag niya sa inyo kung bakit. Alam niyo yun, marami sa kanila nag-i-stay pa rin dahil sa Pilipinas. Yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Tsaka sa hirap ng buhay sa atin, guys. Kaya dito, kahit papano, syempre, kikita sila. Kahit na wala silang papeles. Pero, sa palaran yun, guys, eh. Kasi nga, alam nyo, pag dito, nahuli ka, may kalalagyan ka. Eh, syempre, sinasakripisyo nila para sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Sad to say, guys, marami pa nga dito, ano eh. Alam niyo yung namamalimos ng mga kabayan natin. Kasi karamihan sa kanila, umaalis sila sa amo. O kaya, hindi na nire-renew yung kanilang mga resident permit. Ganun ang karamihan dito. O, wala silang choice. Siyempre, kung hindi rin yung alis sa sila doon sa amo nila, hahanap sila na ibang kapagkakakitaan. Meron din dito, guys, na ano. Kinikwento ko lang, guys, ha. Hindi ho sana gaano ako. Marami din kasing hindi nakakaalam sa Pilipinas ang mahirap ng mga OFW yung iba dito. Kala nila porkit nasa abroad. Alam niyo yun. Masarap ang buhay. Pinupulot ang pera. Hindi nila alam pinaghihirapan. Marami pa nga nagsa-sideline, di ba guys? Pinakikita ko sa inyo sa mga previous vlog ko. Nagsa-sideline sila, nagtitinda ng mga mani, chicharon, alam niyo yun. Para lang pagka madagdag na pera pa-uwi sa Pilipinas para sa mga pamilya nila. Ginagawa nila rin yun. Nag-extra sila, extra work.
Yung iba, sila mismo gumagawa sa kanilang bahay dito sa Riyadh. Yung iba naman, umaangkat sila sa mga ibang Pilipina na nagluluto. Tapos, tinutubuan na lang nila ng kahit konti. So, yung free time nila, supposed to be pahinga para sa kanila, nag-work. Kaya yung ibang may mga trabaho dyan, maswerte na tayo, mahalin natin ang ating mga trabaho. Yung may mga mabubuting employer, napakaswerte na natin. Kaya wag na tayo masyadong, alam nyo yun, naghahangad ng kaano pa man. Basta maganda pasahod, mabuting employer, tama na yun. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, guys. Kaya nasa sa atin din kasi rin yun eh. Yung masyadong mapaghangad, mapag, alam niyo yun, yung naghahangad ng mas malaki, minsan napupunta sa wala. Kaya yun, pakikita ko rin sa inyo one of these days. Kasi kakausapin ko pa ho. Hindi naman ho pwedeng kausapin sila basta-basta na walang permiso, diba? Hindi naman ho kagandaan yun, kabastusan yun. Siyempre, hingi tayo ng permiso sa taong kakausapin natin. Inshallah, ma-convince natin sila. At wala namang masamasag yung mga ginagawa nila eh. Yung iba kasi, marami akong kakilala. Kasi may mga friends din ako na ganun, na tumataka sa amo. Dahil nga, alam mo, hindi pinapasahod. Siyempre, bakit ka pa magtatagal sa isang employer mo kung hindi ka pinasasahod, diba? Hindi umalis ka. Tapos at the same time, wala silang ikama. Maraming ganun dito, guys. So, ayaw nila. So, hindi na sila inirenew yung kanilang resident permit. Hindi pa sila pinasasahod. E, paano na? Paano na ang pamilya nila sa Pilipinas, diba? So, wala na. Kaya, yun, nagtsatsaga silang nagsa-sideline, magiging ano lang sila, ang tawag doon, careful lang sila sa mga nagagawa nila. Kaya ganun, guys. Kaya masasabi ko lang sa inyo, guys, yung mga pamilya natin sa Pilipinas, yung mga relatives o pamilya natin sa Pilipinas na, alam niyo yun, intindihin natin yung ating mga kapamilya dito sa ibang bansa. Isipin din natin yung mga hirap na mga nararanasan nila o namin dito. Pahalagahan niyo yung mga pinadadala naming pera sa inyo, guys. Kasi hindi biro kumita ng pera dito. Lalo na yung karamihan minsan dito, mga pasyente ko na walang mga papeles. Alam mo yun? Eh, minsan tinutulungan na rin namin . Alam mo yun, injectionan pag masama pakiramdam, kasi wala silang pambili, guys. Wala silang pambili ng mga gamot. Syempre, binabawas na lang namin sa mga, alam mo yun, sa mga kita rin namin kahit papano. So, yun lang ho, guys. Konting ano lang ho, pag-unawa sa mga kapamilya natin na nasa abroad, na minsan nalilate ang pagpadala ng pera dahil nga minsan hindi natin masisisi, guys. Kasi ako naranasan ko yun na sobrang late talaga ang sahod. Tapos nag-aangalan na yung pamilya ko sa Pilipinas. Kala pinagmamaramutan daw. Hindi pinagmamaramutan yun. Hindi namin kasalanan. Maliit ang sahod namin. Nasa employer namin yun, guys. Kaya sana yung mga pamilya namin sa Pilipinas, intindihin nyo rin ang kalagayan ng mga OFW dito sa Saudi Arabia na, o sa ibang bansa din, may mga ganyan din. Intindihin din natin ang hirap namin o hirap nila para makapagpadala ng pera sa inyo. So yun lang ho, guys, ang aking sentimiento, sinasabi ko lang ho sa inyo. Kasi meron nga ako kasama kahapon, nag-iiyak kaya ho na open ho to dahil nga wala pang ang sahod. Pero hindi siya rito nagbo-work, ha. Kaibigan ko lang ho, wala pa siyang sahod. Wala pa rin naman po akong sahod, nagpadala na ako sa Pilipinas. So yung makakaya ko lang, yun lang ang dapat namin ibigay. Hindi pa sapat yung, syempre kailangan may mga kumakain na pamilya yung sa Pilipinas. Kaya wag natin sisihin sila pag hindi sila nakapagpapadala agad-agad ng kanilang mga obligasyon sa inyo. Kasi nga sa hirap ng buhay ngayon, guys, hindi kami nagbibiro. Talaga pati kami, mga employer namin dito, ginigipit kami. Which is totoo yan. Hindi lang ako, marami nakakaranas niyan. Kaya pala, sabihin ko lang sa inyo, pahalagahan nyo ang mga pinapadala ng mga magulang, kapatid, kuya, tatay ninyo sa inyo.
kasi hindi biro ang kinikita dito sa ibang bansa. Hindi ho kami naglalaro, guys. Yun lang. Pasensya na. Nilabas ko lang sentimiento ng kasama ko. At kasi naranasan ko rin yun. Pero awa ng Diyos, tapos na ako sa mga ganung bagay. Yun ang sinishare ko lang, guys. Thank you so much. At mahalin natin ang ating mga trabaho. Huwag nating abusuhin ang mga mababait at magandang nagpapasahod na ating mga employer, kasi minsan lang mangyari sa buhay ng tao yan. So maraming salamat, guys, and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share, and click the notification bell. So thank you, guys. See you on my next vlog. Bye bye and happy Monday, and God bless. Keep smiling and God bye. Ayan, guys, nagluluto ako ng turon na saging na saba, guys. Ayan. Tapos, ito yung aking nilutong adobo. No? Delicious, guys. So, kain tayo. I know that you've been